Good day mga kabags, at ngayong araw ay magpapa-change oil po tayo nitong ating sasakyan na Toyota Corolla Altis 2003 year model po. So ayan po, pumasok lang po tayo sa loob ng ating sasakyan na tamang biyahe lang po. Mga 2 to 3 minutes na biyahe lang po, nandoon na po tayo sa car shop na ating pagpapa-change oilan. Ayan po, so nandito na po tayo, ang bilis lang po ng biyahe. So ipapakita ko lang po itong under ng hood natin, itong makina. Tapos kukunin na po natin ngayon itong ating mga nabili na mga oil at saka yung filter. So binuksan lang po natin yung ating likuran ng ating sasakyan. At pupuntahan lang po natin para ipakita ko rin po sa inyo mga bags yung ating gagamitin na oil para dun sa ating makina. So ayan po, inangat ko lang po itong likuran ng ating sasakyan. Ayan, so makikita nyo po, medyo maraming gamit lang po. So ito, sa isang plastic na ito, meron ditong dalawa. Tapos ito naman, tatlo yun naman po ng isang plastic na ito. So ayan, ipapakita ko po sa inyo ang gamit natin ay Petron Blaze Racing. So SA810W40, synthetic po yan, so BR600. Sa mismong Petron gasoline station ko po ito nabili. Ayan po, at ito naman po yung ating oil filter. So ayan po, nalaglag pa, so kunin lang po natin. Nabili ko po ito sa mga auto supply. So malapit lang po yan dito mismo sa ating shop kung saan i-change oil itong sasakyan. So yan po yung C-110, so oil filter. Ibaba lang po muna natin. At ayan po si kuya, gamit po yung hydraulic jack, hinaangat na po yung ating sasakyan. So yan ang kinagandahan kapag may mga tools, so mas madali. Tayo, wala naman tayong ganyan tools. At saka ako, hindi pa ako ganun na karunong sa pag-change oil ng sasakyan. Kaya hindi pa ako makapag-DIY kasi baka mali yung aking magawa dun sa sasakyan. Lalo na pag iaangat yung sasakyan. At saka parang medyo kinakabahan ako kapag papasok ako sa ilalim niyan. So mas magandang ipagawa na lang natin dun sa mga talagang marurunong. At siguro pagka may mga time na okay na at alam na natin, so subukan naman natin na tayo mismo yung mag-change oil. So ayan, andito na si kuya, dala-dala niya na yung gagamitin niya para sa pagpapalit ng lumang oil natin. So dun yan ilalagay. So ito palang car shop na ito. So ayan po, ito po ay ang JMA car aircon shop o car repair shop. So malapit lang po yan dito sa may New Lower Bicutan lang mismo yan, papuntang derecho na po yan ng water pan. So katabi lang po siya ng Sea Oil, along highway lang, so napakalapit lang, katabi lang din ng Yamaha. So yan, balik na po tayo doon sa ating sasakyan para may pakita ko po sa inyo mga bags yung ginagawa mismo doon sa ating sasakyan. At syempre para malaman ko na rin, para nang sa gayon, sa susunod, subukan natin tayo naman yung mag-change oil mismo itong ating sasakyan. So ito si kuya, may sinisilip lang dun sa loob. At gamit itong air compressor na hawak ni kuya, ayan, nililinis niya lang yung mga konting alikabok dun sa ating gilid-gilid ng makina. So yan po yung gagamitin niya para nang sa gayon. Ayan po, yung oil mismo na nandun dun sa loob ng makina ay may tulak palabas. At talagang halos wala na matira doon sa loob. Para nang sa gayon, mas malinis talaga. So ayan, ito naman po, nasa ilalim na si kuya at tinatanggal niya na yung tornilyo doon sa ilalim kung saan nakalagay yung oil ng ating sasakyan. At ito naman yung oil filter, ayan po. So tinatanggal ni kuya, yan po yung kulay itim. O yan, so ang dumi. At ito, 6 months na po nung huling pagka-change oil natin. Okay. So tama lang na mapa-change oil natin ito kasi kailangan ma-maintenance lagi natin itong sasakyan. Hindi naman natin ito laging nagagamit. Ang importante, laging ma-maintenance. So yan, nilinis na rin ni kuya yung dipstick. Para nang sa gayon, mamaya ma-measure niya yung tamang level sa paglalagay ng mga oil. At ayan, kinuha na ni kuya yung napaka-duming oil na galing doon sa ating sasakyan. At ayan po, isinara na po ni kuya para nang sa gayon
hindi na lumabas dyan yung oil na ilalagay na bago. At ito yung oil filter na nabili nating bago. Ayan, tinatanggalan lang ni Kuya ng takip. At ayan, at magbubukas lang po siya ng isang oil para nang sa gayon meron siyang ilagay dun sa may bungad o bibig ng oil filter. So ayan po, nakikita niyo po sa screen kung paano ginagawa ni Kuya yung paglalagay ng oil dun sa oil filter. So ayan, at pumunta na siya ulit sa ilalim ng ating sasakyan para ilagay na doon sa lagayan mismo ng oil filter. So ayan, dito sa anggulo na ito, makikita niyo po na hinihigpitan ni Kuya yung pagkakalagay sa oil filter. So gamit niya dyan yung liha para nang sa gayon hindi madulas pagka inikot niya. So ayan, pinunasan lang niya. Then ayan na po, at maglalagay na si Kuya ng ating oil na bagong-bago, ang Petron Blaze BR600 Synthetic. So SAE 10W40 po yan, yung ating binili at nilagay dyan sa ating sasakyan. So ayan, ito nga palang ilalagay dito sa atin ay 4 liters lahat-lahat. 5 yung ating binili, pero mas maganda ng pasobra kaysa naman sa kulang. So sa susunod, ating bibilihin 3 na lang. So ayan, chinik ni Kuya yung oil level. Sabi niya doon daw sa pangalawang guhit na yun sa taas, hanggang doon na daw yung ating oil level. So ibig sabihin goods na yun. So meron pa tayong isa na tira. Ito 4 na nagamit na yan. At nandito naman po yung isa. At ayan na po, at bagong-bagong change oil itong ating sasakyan. At sa inyong lahat po na sumusubaybay dito sa ating channel at nanonood, maraming salamat po. So hanggang sa muli, hanggang dito na lang po muna. Sa mga hindi nag-subscribe, please subscribe na po sa ating channel, Bugs TV po. At hanggang sa muli, salamat po.